mga ka-money magnet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang gagamitin natin ngayon ay ang apat na mahiwagang powder. Ang apat na mahiwagang powder na to, ang powder ng garlic, powder ng luya, powder ng dahon ng laurel, at powder ng cinnamon stick. Kapag pinagsama natin ang lahat ng yan, magbibigay ito sa atin ng kakaibang swerte, pera at kayamanan. Kahit kung gusto nyong makamit ang mga yan, ay mag-subscribe, like, and share na kayo ng videong ito. At huwag kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga ka-money magnet! Ka-money magnet. Ang apat na sangkap ay napakaswerte. Isa na dyan ang cinnamon stick. Ang cinnamon stick ay nagdadala ng swerte at blessing sa buhay natin. Kapag ikaw ay mahilig tumaya sa kahit anong klaseng musugal, na-attract nito ang blessing para ikaw ay manalo. Kung ikaw naman ay pangarap na magkaroon ng isang magandang trabaho, maging successful at magkaroon ng posisyon sa iyong trabaho, ina-attract din niya ang swerte at magnet na magtagumpay ka sa iyong trabaho. Maraming blessing ang kayang maibigay ng cinnamon stick. Kaya't kapag isinama natin to sa ritual na ating gagawin, ay naman talagang pangarap mo ay matutupad, panigurado. At syempre, hindi mawawala ang luya. Alam naman natin kung gaano kabisa ang luya. Nakapagbibigay ito ng kakaibang swerte, maging pangtanggal ng negatibong enerhiya sa ating mga tahanan. Ang luya ay napakaraming nagagawa. Napakaraming swerte, napakaraming pera at kayamanan ang kaya nitong ilagay sa iyong tahanan at ipasok na blessing. Kaya't huwag na natin itong alisin sa ating mga ritual. At isasama natin ito dahil may mahika itong taglay. At isa pang may mahikang taglay ay ang powder ng garlic. Alam naman natin na ang garlic ay pangtaboy ng mga espiritong hindi natin nakikita na siyang nagdadala ng kamalasan. Ang garlic ay nagtatanggal din ng negatibong enerhiya. Ang garlic ay talaga namang pangpaswerte rin. Kaya nga 'di ba pag bagong taon, sinasabi na kung maglalagay kayo ng prutas, huwag nyo ring kalimutang maglagay ng bawang upang mataboy ang mga negatibong enerhiya sa iyong tahanan at magkaroon ka ng blessing at magandang buhay. Sa pamamagitan niyan, ikaw talaga ay siswertihin. Kaya at gagamit din tayo ng garlic powder upang ang swerte ay lubos-lubusan na talagang mapasa kamay at mapasa atin at panghabang buhay natin tong makamtan. At isa pang napakaswerte na alam naman natin na talagang tunay ang swerteng na ibibigay nito ay ang dahon ng laurel. At syempre, mas limpak-limpak na pera ang kayang maibigay dahil mahika ng powder ng dahon ng laurel ang gagamitin natin sa ating ritual. Isasama natin ang powder ng dahon ng laurel upang masigit na mas maswerte at ang kombinasyon ng apat na mahika ng powder na yan ay talagang nagsisilbing blessing. Nagsisilbing, nagpapasok ng positibong enerhiya, nagbibigay ng magandang future sa atin, at higit sa lahat, swerte na panghabang buhay. Kaya't atin ang simula ng ating ritual nang tayo ay swertihin at magkaroon tayo ng isang masaganang buhay. Ang ritual na ating gagawin ay gamit lamang ang apat na mahiwagang powder. Ang powder ng cinnamon stick, ang powder ng luya, powder ng garlic, at syempre hindi mawawala ang powder ng dahon ng laurel na siyang magbibigay sa atin ng pinakamaraming swerte, biyaya, at blessing. Alam naman natin na ang apat na powder na yan ay talagang mahiwaga at maswerte. Kaya't ang gagawin lang natin ay kukuha tayo ng isang malinis na jar, kinakailangang malinis talaga at linis ang mabuti para matanggal natin ang mga negatibong enerhiya na nakakapit dito para ang gagamitin natin jar ay punong-puno na ng positive vibes. Ngayon, meron na tayong malinis na jar. Kunin mo na ang powder ng cinnamon stick, powder ng dahon ng laurel, powder ng, syempre, powder ng garlic at powder ng luya.
Pagkakuha mo ng apat na powder na yan, ilagay mo na agad sa jar. Kinakailangan mo lang ng 3 kutsarang powder ng cinnamon stick, 3 kutsarang powder ng dahon ng laurel, 3 kutsara ng powder ng garlic, at syempre, powder ng luya ay 3 kutsara din. 3 kutsara ang ilagay natin sa jar at paghaluin natin. Alam nyo ba na napakaswerte ng jar na yan dahil may laman niyang 4 na mahiwagang sangkap na kayang makapagbigay sa atin ng 4 na swerte? Pinagsama-sama na natin ang mga mahika ng masiswerteng bagay katulad ng cinnamon, laurel, luya, at garlic. Ano pa bang hahanapin mo? Doble, triple, at talaga namang ang swerte ay siksikliglig at umaapaw sa buhay mo. Sapagkat andyan na ang lahat ng blessing at biyaya na maaaring maibigay sa atin ang 4 na sangkap na yan. Pero huwag nyo kalilimutan na kapag nailagay nyo na sa jar, dasalan natin ito ng isang ama namin at isang sumasampalataya. Kasunod nito ay idasal natin ang ating mga intentions o mga bagay na ninanais nating mangyari sa ating mga buhay. Kung gusto mo na magkaroon ng isang magarang bahay, isipin mo habang nananalangin na ikaw ay pumapasok sa isang magandang bahay, sapagkat ginagawa natin ay law of attraction. Ina-attract natin ang isang bagay na pumasok sa ating buhay. Maging positibo at walang imposible sa mga taong nag-iisip ng positibo sa kanyang buhay. Walang mangyayari sa mga negatibong tao, kaya't isipin mo palagi na ikaw ay isang taong positibo upang mabigyan ka ng isang magandang bagay at magandang blessing sa buhay mo. Tapos niyan, kinakailangan na nating ilagay ang jar na maswerte sa lugar kung saan magbibigay din ito sa atin ng swerte. Ang jar na ritual na ginawa natin ay swerte, nalagay pa natin ito sa isang swerteng lugar, siksikliglig talaga ang swerteng makukuha natin. Alam naman natin kung ano ang isa sa mga swerteng lugar sa ating bahay. Siyempre yan ay tinatawag na wealth area. Ang wealth area sa bahay natin ay matatagpuan sa southeast sector ng ating tahanan. Yan matatagpuan ang swerteng lugar. Kapag ang swerte ang lugar, kailangan dyan mo rin ilagay ang pangpaswerte para lalong maging aktibo, para lalong mamagnet ang swerte sa buhay mo, at para lalo kang swertihin sa buhay. Tiyak yan, kapag sa wealth area mo nailagay, success, abundance, and prosperity ang makakamtan. At syempre, kung gusto mo naman na sa iyong tahanan ay pumasok ang lahat ng blessing sa ating buhay, sa pintuan pa lang ay huwag mong kalimutang maglagay. Alam mo kung bakit? Sa pintuan nagsisimulang pumasok ang mga blessing. Kaya't kung meron ka nito sa loob ng iyo, sa labas natin ilalagay, huwag sa loob. Kasi kapag sa loob, hindi siya makikita at hindi natin makokontrol ang negatibong enerhiya. Kaya sa labas ng pintuan natin ilalagay, ha? Tandaan, sa labas ng pintuan ilalagay ang ritual na ginawa natin para lang sa ganun, ang mga negatibong enerhiya ay kaya niyang itaboy, ngunit ang mga positibong enerhiya ay a-attract niya papasok sa iyong tahanan. Kung kaya't mabibless ka ng gusto at ang oportunidad, success at blessing ay sadyang papasok sa iyong buhay at ito ay iyong makakamtan. Kung ikaw naman ay may maliit na bahay at konti lamang ang iyong kagamitan, maaari mo na siyang ilagay sa loob ng iyong kwarto. Sapagkat sa kwarto, madalas naiipon ang mga negatibong enerhiya. Kung meron kang isang bagay na pangpaswerte at pangtanggal ng negatibong enerhiya, mararamdaman mo ang katiwasayan ng pagtulog at relax ka talaga. Kasi hihigupin niya at aalisin ang lahat ng klaseng negatibong enerhiyang namamayani sa loob ng iyong kwarto. Basta't pakatandaan mo, kapag ikaw ay natutulog, huwag mong kalimutan na himasin muna ang jar para sa ganon makatulog ka ng mahimbing, marilax kang mabuti at talaga namang makakapagdulot ito sa iyo ng isang mabuting pagtulog at kigising ka ng masaya. Na-relax at napakaganda ng iyong magiging pakiramdam after mong ilagay sa kwarto ang ritual na yan. At syempre, pag pinag-usapan natin ang abundance and prosperity, madalas tayong naglalagay ng maraming pagkain sa loob ng ating mga rep. Kung kaya't nandiyan ang mga pagkain. Kung gusto niyo niyang madoble at lalo maging siksikliglig, umaapaw ang blessing at oportunidad at maraming pagkain ang pumasok sa ating buhay at sa ating bahay, maaari mo rin itong ilagay sa itaas ng rep. Masip pa kasi kapag inilagay mo siya sa itaas ng rep, hindi siya maaabot ng maliliit na bata,
hindi siya maaabot ng mga kung sinong mga naghahabulan sa loob ng iyong bahay, sip ang ritual na ating ginawa. Kaya't mas mainam din na nasa itaas siya ng rep para hindi siya nagagalaw. At yan nga mga kamani magnet ang mga pangpaswerteng hatid natin sa araw na to. Tandaan na ang mga bagay na yan ay magsisilbing gabay lamang. Palagi pa rin nating samahan ng pagkilos upang tayo ay magtagumpay. Palaging tatandaan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!